Plus News Update. Sa ating mga balita, 15 pesos minimum fare isinusulong ng transport group sa gitna ng pagtaas sa presyo ng petrolyo. 5 katao patay sa sunog sa residential building sa Hong Kong. 69% na kabataang Pilipino pabor sa mandatory ROTC. BBBM nakiisa sa pagdiriwang ng Idil Fitir. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Iminumungkahi ngayon ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na gawing 15 pesos mula sa kasalukuyang 13 pesos ang minimum fare sa traditional jeepneys. Ayon kay ALTODAP President Boy Vargas, ito'y bunsod sa nagdaang big-time hike sa presyo ng mga produktong petrolyo na umabot mula 1.10 pesos hanggang 1.55 pesos bawat litro. Pagbabahagi ni Vargas, subject for resolution na ang kanilang isinumiting petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin desisyon ang ahensya. Kaugnay niya na nga ako naman ang LTFRB na sasagutin ang lahat ng petisyon at idadaan ang mga ito sa malalimang pag-aaral. 5 katao ang nasawi sa naganap na sunog sa isang residential building sa Kowloon District sa Hong Kong ngayong araw, April 10. Maliban sa bilang ng mga namatay, mahigit 15 naman ang sugatan kung saan 6 sa mga ito ang nasa malubhang kondisyon at isa naman ang kritikal ayon sa mga otoridad ng ospital kung saan isinugod ang mga ito. Hindi rin bababa sa 150 residents ng naturang gusali ang agad na inilikas bunsod ng trahedya. Batay sa mga otoridad, sumiklab ang sunog sa isang gym na nasa loob ng New Lucky House Building dakong alas 7 ng umaga. Bandang 8:54 AM naman nang maapula ng mga responding bumbero ang apoy na umakyat pa sa ikatlong alarma. Samantala, inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Malaking porsyento ng mga kabataang Pilipino ang pabor sa Mandatory Reserve Officers Training Course o ROTC ayon kay Senate President Juan Miguel Subiri. Sa isang Pulse Asia survey na kinomisyon ni Subiri mula December 3 to 7, lumalabas na nasa 69% ng mga kabataang Pilipino ang pabor sa panukala. 26% dito ang strongly agree, 43% naman ang somewhat agree, 14% ang neutral sa usapin habang 17% naman ang hindi pabor. Lumalabas din sa survey na 79% ng mga pabor sa mandatory ROTC ay mula sa Mindanao, 74% naman ay mula sa Visayas, 67% dito ay mula sa NCR at 63% naman ay mula naman sa Luzon. Pinakamalaking porsyento naman ng mga hindi pabor sa panukala ay mula sa Luzon na sinundan ng NCR at Visayas habang pinakakaunti rito ay mula sa Mindanao. Ayon kay Zubiri, bibigyang prioridad nila ang panukala sa muling pag-uumpisa ng sesyon sa Mayo at pagbobotohan kung maipapasa ba ito o hindi. May we sustain our commitment of extending compassion, of service and love to our fellows, especially those who are suffering and in need. So we may bring forth a more harmonious and kinder society under a bagong Pilipinas. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw bilang pagbati sa Filipino Muslims sa bansa sa kanilang pagdiriwang sa Idil Fitir o ang pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno tuwing Ramadan. Ayon pa sa Pangulo, sumisimbolo ang pagdiriwang upang magbigay ng pasasalamat para sa spiritual renewal at nourishment ng mga Filipino Muslims sa isang buwan nilang pagdarasal at sakripisyo. Hiniling din ni PBBM ang patuloy na pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng paniniwala at relihiyon para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Una nang idineklara ng Malacanang bilang regular holiday ngayong araw, April 10, bilang pagdiriwang ng Idil Fitir. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.